una-una nating tatalakayin ang requirements. Ano nga ba yung mga requirements sa pag-renew ng passport? Una, personal appearance. Pangalawa, photocopy na yung passport. Pangatlo, 240 riyal. 240 riyal, guys. Yun lang ang tatlong requirements na yun. Alright mga kaangas, kumusta? Salamat sa pagbisita. Sana ay nasa magandang buhay tayong lahat, no? At ngayong araw na to, guys, pupunta tayo ng ano, no? Imbahada, Philippine Embassy, magre-renew tayo ng passport. Time check, guys. 5 o'clock in the morning na. Binabaybay natin yung papuntang ano, no? Philippine Embassy, magre-renew tayo ng passport. At subaybay lang kayo dyan. Kasi ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng passport, ano yung mga requirements, anong mga kailangan kapag paso na yung passport nyo. Tatalakayan natin yan mamaya. Sana makakuha tayo ng magandang video sa loob. Sana paintulutan tayo. So ito yung tama, no? Kialibay ipalik, oy. Ada come, ada. How many minutes, Bagi? 5 minutes. So, mga 5 minutes, guys. Nasa Philippine Embassy na kami, no? So, ayun lang muna. Mamaya, babalik ako. Update ko lang kayo. Bye! A few moments later. Alright, mga kaangas, kumusta? Nandito na tayo sa loob mismo ng imbahada, no? At wala pang ano, guys. Wala pang ganong tao. Muntik pa lang kami. Ako yung nauna kanina. Hindi ako nakapag-vlog kasi madilim. Saka nakita ako ng gwardiya rito. Bawal daw. No! God, please, no! No! Ayun, so ano lang ako. Naghahanap lang ako ng paraan para makontinue itong vlog na to, no? At may nakilala ako dito, si Brad Michael. Musta, pre? Ayan. Nagkagayan di oro din to dati. Mga Bisaya ba? So, sa may buhatan na to, karun, pre, mga unta. Mamay kwan dere. Mamay kape-kape dere. Painit 'to. Oo. Oh. Ayan, may kape. Wow. Mamaya kakape tayo, guys. Wow. Sana all. Ay, kape tayo. Kabayan. Dito may mga ano din dito, no? Tinda-tinda ng mga kakanin. Oo. Kape, itin. Oh, sarap. Oh, sarap. Mapi, kulo. Dito pala yung ano, guys, mamaya. Yung Xerox. Kailangan mo pa Xerox. Ito yon yung truck. Pero mamayang ano pa magbubukas. Mamayang 7:30. So, gagawin natin ngayon. Kakape muna tayo. Ali, pre. Ayan. Alright mga kaangas, nandito na tayo sa loob ng ano, passport renewal dito sa embassy, no? Ayan, nag-fill up po sila. Ito si pare, tapos na to. Ano pre, tapos na? Tapos na. Ito pala yung pinilapan ko, guys. Inaalan natin yung boses natin kasi bawal dito. Magpasimple na ako. Ito yung pinalapan kong form. Sundan nyo lang yung mga ano dyan. Kailangan pilapan. Saka ito. Maglagay lang din kayo ng comment. Ayan. Ayan comment ko sa ano. Masaya. Happy. Mamaya konti, guys, tatawagin na kami, no? So tambay-tambay muna tayo dito. Medyo hindi gaano maraming tao ngayon, no? Kumpara dati. Paano masabi? So mamaya ulit. Bye. 2 hours later. Alright mga kaangas, kakarating lang natin ng bahay, no?
at pasensya sa ating background. Pag ikaw ay nasa Saudi guys, maiintindihan mo yan. Ganyan talaga ang mga higaan ng Saudi. At hindi ko natuloy yung vlog ko kanina, no? Kasi nasita tayo. Una-una nasita na ako dun sa labas guys. Nasita ako ng police. Buti na lang hindi tayo kinulong, no? Tapos nagpasimple tayo dun sa loob. Nasita na naman tayo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sabay talaga to si Mr. Wong Buyangas. Kaya nandito ako ngayon particularly sa Jeddah, no? Para to sa mga malapit na mag-expire yung passport. At kung sobrang paso na yung passport. At kung ikaw ay nasa Jeddah ngayon, para sa itong video na to. Kaya makinig ka. Unang-una nating tatalakayan, ano nga ba yung mga requirements ng pagre-renew ng passport. Una, personal appearance. Pangalawa, photocopy na yung passport. At pangatlo, 240 riyals. Yan lang po yung tatlong requirements guys. At sa kailangan pumunta kayo ng maaga doon, no? Sa Philippine Embassy dito sa Jeddah. Kasi sobrang haba ng pila doon guys. Kailangan mga 5 o'clock andun na kayo. Para di kayo maabot ng mahabang pila. Pagkatapos sa ano naman, photocopy ng yung passport. Huwag kayong mag-alala kasi nandun na lahat, no? Nandun na sa labas, may nakatrack doon. Maganda lang kayo ng ano, 4 real, 2 copy na yon. Tapos 240 real para sa ano, bayad ng pag-renew. Tapos pagda sa pila na kayo, alas 8 ng umaga, pasukin na kayo doon sa loob. Unang-una maglalagbook kayo. Tapos ipapasok kayo doon sa kwarto. Doon kayo mag-fill up ng form. Tapos tatawagin na lang kayo isa-isa. Punta kayo dun sa building 3. Pagkatapos ng building 3 guys, step 1 tayo, punta ka dun sa window 4. I-verify nila dun yung ano mo, mga pinilapan mo. Tapos bibigyan ka ng resibo. Tapos ng window 4, sa step 1, step 2 tayo, cashier. Dun ka na magbabayad ng 240 riyal. Pagkatapos sa cashier guys, punta ka na doon sa ano, encoding. Sa third floor 'yon. Tapos i-encode nila doon yung mga ano, personal details. Kailangan wala kang malitong napilapan. Titingnan mo doon isa-isa. Tapos fingerprint, thumb mark. Tapos pipicturan ka na. Doon, 'yun lang guys. Sobrang dali lang ng proseso doon at mga maayos pa yung mga ano, mga tao doon. Tungkol naman dun sa sobrang paso na yung passport nyo guys, huwag kayong mag-alala kasi may mga kasama ako dun na sobrang paso na yung passport, mga 5 buwan. Eh, pwede naman, wala namang penalty, wow. No? Na-renew naman. So, wala kayong dapat alalahanin guys kung sobrang paso na yung passport. Basta't huwag lang yung sobrang paso, no? Mga 10 years. Hindi na yun pwede. Yan lang po yung video natin for today guys. Sana may natutunan kayo. At sa mga iba pang katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa baba at sasagutin natin yan isa-isa, no? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel at bago sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. At pakikalimbang na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-update ko kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Syukran! Masalam!